Kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Saan ito nang galing? Kanino ito'y pinangalan? Ano ang mga naganap dito? Tunghayan ang mga literal na kwentong bayan dito lang sa GPS Podcast. Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. Tayo po ngayon ay napapakinggan sa Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, Red Circle at sa Apple Podcast. And napapanood nyo rin po itong video na ito sa YouTube. Kasi sa Facebook kasi hindi natin ma-upload yung mga videos sa hindi natin malaman na dahilan. Pero kung nanonood po kayo sa ating YouTube channel na Podcast Demands, make sure na nakasubscribe po kayo and you click the notification bell button. Ang pindutin nyo po doon yung all para masundan nyo po yung mga susunod na episodes ng GPS Podcast. Gayun din po ang Fact on Track sa podcast. And also, i-follow nyo rin po at i-like pa rin ang ating Facebook page na Podcast Demands. Kumbaga, parang gagawin na lang natin, yung link ng video na to sa YouTube ay ipopost na lang natin sa Facebook page natin na Podcast Demands. And also, sundan nyo rin po ang ating Instagram account at Podcast Demands. So today, nandito na tayo sa ika-apat na bahagi ng ating serye na ZTs, na kung saan tutunguhin natin ang limang pangunahing lungsod sa Zamboanga Peninsula Region, sa Region 9, okay? Sa Western Mindanao. Pero bago yon, anong masasabi ninyo sa ating bagong set? Tayo po ay napapalamutian ng ginto. Nasa tingin ko, ano ba? 24 karat ba to? Hindi, wag muna natin pag-usapan yung ginto na to. So, balikan natin yung unang tatlong episodes natin dito sa ZTs. So, una ay tinungo natin ang Isabela City sa Basilan and then sa part 2 naman ang Pagadian City sa probinsya ng Zamboanga del Sur. And last upload natin ay napag-usapan naman natin ang Dapitan City, na kung saan kapag narinig natin ang Dapitan, ang una kaagad maisip natin, ito ang place kung saan in-exile ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngayon naman, para sa ika-apat na bahagi dito sa ZTs, tayo naman ay tutungo sa kabisera ng probinsya ng Zamboanga del Norte, na kung saan ito ay binansagang gateway to Western Mindanao. Binansagan rin itong Orchid City at binansagan rin itong Bottled Sardines Capital of the Philippines. Bakit kaya? Pero pag-usapan natin ang tungkol sa geography at history at ano ang mga pwede nating dayuhin sa Dipolog City. Ito ang GPS Podcast. Dipolog City, ang kabisera, gaya nga sabi ko kanina, ang kabisera ng probinsya ng Zamboanga del Norte.
Tinawag itong Gateway to Western Mindanao dahil ito ang nagsisilbing entry point ng mga sasakyang pandagat patungong Zamboanga Peninsula region. Partikular, yung mga barko, yung mga ferry na galing Dumaguete, tapos meron din yata na galing Cebu. Napapaligiran ang Dipolog City ng lungsod din ng Dapitan sa North na last week pinag-usapan natin to, at mga bayan ng Polanco at Piñan sa East, Sergio Osmeña Sr. sa South at Katipunan sa West. Nasa hilaga rin ng Dipolog City ang Sulu Sea. Ang Dipolog City ay may lawak na 241.13 square kilometers, and as of 2020 census ng Philippine Statistics Authority, nasa 138,141 ang kabuuang populasyon ng lungsod. Nahati sa 21 mga barangay ang Dipolog. Cebuano ang pangunahing dialekto ng Dipolog City. Pero mayroon ding mga nagsasalita ng iba pang mga dialekto tulad ng Chavacano at Subanen. Tinaguriang Orchid City ang Dipolog dahil dito lang makikita ang isang uri ng orchid na kung tawagin doon ay pangadlaw. Sumisimbolo ito sa pagkakaroon ng busilak na puso at ginagamit rin ito bilang halamang gamot. Dating kilala ang Dipolog sa pangalang Tulwanan na itinatag noong 14th century. Mula noong 15th century, nagsidatingan sa Tulwanan ang mga migrants mula sa Visayas, partikular sa mga isla ng Negros at Bohol. Muna-muna silang nanirahan sa mga baybaying dagat, pero dahil sa panggugulo ng mga piratang Chino, napilitan silang manirahan sa mga lupain ng Tulwanan. Taong 1834 nang itatag ang isang komunidad sa pamamahala ng Spanish Provincial Government ng Misamis. Ang baryo ng Tulwanan ay pinamamahalaan noon ng kapitan, kung tawagin, o ng town executive na si Don Domingo Ruiz na taga doon sa Tulwanan. Isang beses, isang grupo ng mga misyonerong Recoletos, ng mga misyonaryong Recoletos ang nagtungo sa Tulwanan upang hanapin ang kapitan, which is si Don Domingo Ruiz. Nang magtanong ang mga misyonero na "Donde está el capitán?" na ang ibig sabihin ay kung nasa ng kanilang kapitan, naintindihan lang ng isang katutubo doon ang salitang kapitan. Kaya naman, tinuro nito ang kanluran at sumagot siya sa Subanen dialect na dipag, na ang ibig sabihin ay tatawid sa ilog. Kaya naman, sinamahan ng isang Antonio Subido ang buong misyonaryo at nagtungo sila sa tinurong ilog kung saan pagdating nila sa isang komunidad ay tinawag nila ang lugar na yun na dipag. Pero tinatawag minsan ng mga Kastila ang lugar na yun na Dipolog, kaya naman ito ang natutunang tawag ng mga taga doon sa kanilang lugar. June 30, 1896 nang itatag ng mga praile ang Dipolog bilang isang parokya. At noong November 6 ng parehong taon, itinalaga bilang unang kura paroko ng Dipolog si Father Esteban Yepes. Taong 1903 nang iutos ng Pangulo ng Second Philippine Commission na si William Taft na magiging presidente din ng Estados Unidos ang pagsama sa Dipolog at iba pang mga kalapit na bayan sa binoong Provincia Mora na kalaunan ay magiging probinsya ng Zamboanga. Taong 1910 naman nang italaga ni Governor John J. Pershing ng Department of Mindanao and Sulu si Pascual Tan Martinez bilang presidente municipal ng Dapitan. Kasi ang Dipolog doon ay bahagi, parang baryo siya noon ng Dapitan. Siya rin ang unang presidente municipal ng Dipolog nang ito ay maging municipality, which is yung Dipolog, noong July 1, 1913 sa utos rin ni Governor Pershing. Iwalay ito mula sa bayan ng Dapitan. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, inilipat ng acting governor ng Zamboanga na si Felipe Azcuna ang kabisera ng probinsya sa Dipolog mula sa Zamboanga City. March 8, 1945 nang mabawi ng puwersa ng mga Amerikano ang Dipolog Airfield mula sa mga Hapon. Mula dito ay isa-isa nang nabawi ng mga Allied Forces ang mga base militar sa rehiyon na kontrolado ng mga Hapon.
June 16, 1948, sa bisa ng Republic Act No. 286 na nilagdaan ni Pangulong Elpidio Quirino, inilipat ang kabisera ng Zamboanga sa Molave mula sa Dipolog. Ang bayan ng Molave ay bahagi ngayon ng probinsya ng Zamboanga del Sur. Sa pagkakahati ng Zamboanga sa dalawa noong June 6, 1952, inilagay sa Dipolog ang kabisera ng itinatag na Zamboanga del Norte at ang kabisera naman ng Zamboanga del Sur ay ang Pagadian. June 21, 1969, sa bisa naman ng Republic Act No. 5520 na nilagda naman ni Pangulong Ferdinand Marcos, dito na naging lungsod ang Dipolog na may papatupad naman noong January 1, 1970. So mula dun sa date na yon, January 1, 1970, ay dun na naging city ang Dipolog. Tuwing Semana Santa, ginaganap ang kung tawagin ay Kat-Kat Sakripisyo, kung saan maraming debotong Katoliko ang umaakyat sa Linabo Peak na mayroong 3,003 steps. Kaya nyo bang akyatin yun, mga kapodcast? Isipin nyo na lang na parang umaakit kayo sa mas mataas pa sa Leaning Tower of Pisa sa Italy. Na ewan ko kung ilang steps yata yung 300 steps. Ito ang kanilang ritual ng pagsasabuhay ng mga naging paghihirap ni Jesus bago siya ipako sa krus. Tuwing third Saturday naman ng January, ginaganap ang Sinulog sa Dipolog Festival na bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Kapistahan ng Santo Niño. Mula Mayo hanggang Hulyo, ginaganap din sa Dipolog ang taunang Pagsalabok Festival, kung saan ipinagdiriwang dito ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, Muslim at mga Subanen sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Kasabay ring ginaganap sa Dipolog tuwing third Saturday ng Mayo ang taunang kapistahan ni San Vicente Ferrer. Ginaganap naman mula last week ng June hanggang first week ng July ang Adlaw sa Dipolog. Ipinagdiriwang dito ang founding anniversary ng lungsod. Isang inter-school competition ang ginaganap naman sa Dahunog sa Dipolog mula last week ng September hanggang October. Ginaganap dito ang mga parade band competitions at ang taunan ding Miss Teen Tourism Dipolog. Ginaganap naman sa halos kabuuan ng buwan ng Oktubre ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary. Tuwing October 31, ginaganap naman ang Rosary Crusade sa City Plaza ng lungsod. At tuwing Disyembre naman, ginaganap ang Pasadi o Pasko sa Dipolog, kung saan ginaganap ang mga panggabing pagtatanghal at dinadagsa din dito ang mga makukulay na mga Christmas decorations at Christmas lights na nakadisplay sa buong lungsod. Sa Dipolog ka lang makakabili ng kanilang pangunahing produkto na pwede rin pang pasalubong, ang Spanish style bottled sardines. Kaya naman tinatawag din ang Dipolog na bottled sardines capital of the Philippines. Kaya siya sinasabing bottled sardines kasi imbis na sa lata nakalagay ay nakagarapon. And Spanish style sardines, isang beses yata nakatikim ako nun and sumisipa yung anghang niya. Okay? Ilan din sa mga pangunahing attraction sa Dipolog City ay ang Santa Cruz Marker na itinayo ng mga migrants mula Bohol noong May 3, 1905. Pinapakita sa krus na ito na ligtas na nakarating sa Dipolog ang mga Boholano. Ang Pagsalabok Circle o kung tawagin din ay Dipolog Rotonda na nasa boundary ng Barangay Estaca at Barangay Turno. Ang Pagsalabok ay isang Subanen term na ang ibig sabihin sa Ingles ay togetherness. Pinapakita doon sa fountain ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, Muslim at mga Subanen. Samantalang ang malaking bangkok na hawak nila ay pagpapakita ng kanilang pasasalamat sa Diyos para sa masaganang ani, kapayapaan at kasaganaan. Ang Cathedral of Our Lady of the Holy Rosary na siyang sentro ng Diocese of Dipolog at ang Dipolog Sunset Boulevard na dinadagsan ng mga gustong mag-jogging, maglakad, mag-bike o tatambay lang para masilayan ang paglubog ng araw. Marami ring mga kainan ang pwedeng mapuntahan dito.
GPS Podcast. Galing, no? Sakong-sakto sa music. Dipolog Sunset Boulevard, parang hindi siya nalalayo sa Rojas Boulevard dito sa Maynila. Ganun din. Pupunta ka doon para mag-jogging, mag-bike, walking, yun nga, gumawa ng mga kung ano nung outdoor activities. Pero ang pinakadinadagsa din doon, katulad din sa Dipolog Sunset Boulevard, is yung mismong sunset, okay, sa Manila Bay. Okay, so medyo may pagkakapareho din yung sa Dipolog at saka nung sa Maynila. Siyempre, meron din pagkakaiba doon. Alam nyo kung ano? May white sand sa Ross Boulevard. To be fair, ano, dinadagsa din yung Dolomite White Sand Beach. Pero ngayon yata ay sarado ba? Ngayon? Hello? Okay, pero comment down below kung sarado ba ngayon yung Dolomite Sand Beach dun sa, ano, sa may Manila Bay. Pero marami rin pagkakatulad yung dun sa Rojas Boulevard sa Maynila and then yung dito sa Dipolog. And para sa huling bahagi ng ating serye na Zitis, tayo naman ay tutungo sa tinaguriang Asia's Latin City, ang Ciudad de Zamboanga. So kung nagustuhan niyo po yung episode natin ngayon, mga kapodcast, like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Podcast ni Mans, and don't forget to click the notification bell button. And also, sundan niyo rin po at i-like ang ating Facebook page at ang Instagram account natin na Podcast ni Mans. And also, sundan nyo rin po ang Facon Track sa podcast, ang GPS podcast, ang Endzone with Enzo, at ang End One podcast sa ating mga audio platforms. And also, sundan nyo rin po ako sa aking mga personal social media accounts, sa Twitter at Mans_F1995, sa Instagram at Mans.95_, sa TikTok at sa Kumu at Podcast ni Mans, and also sa Laika at Mans_F1995. Abangan nyo po! Marami tayong pag-uusapan. I think isasabay natin din ito sa Paligan ni Mans. Marami rin tayong pag-uusapan doon sa Kumu sa Paligan ni Mans. Updates sa PBA, sa MPBL, and pati na rin sa Japan B-League. Pati na rin yung pagsisimula ng second conference ng Pilipinas Vismint Cup and ang yung mga kaganapan ngayon sa PhilBasket. Ito po si Mans at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. At yan ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito lang sa GPS Podcast. Pakinggan ang GPS Podcast sa Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Red Circle, at Pocket Cast. At mag-subscribe sa podcast ni Mans sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Kumu, Laika, at TikTok. Walang chismisan, kwentuhan lang. We'll be right back.